Okay, mga kamugil, time check, mag-alas 3 na, no, ng hapon. O, dito tayo sa Katalunan Grande, umalis tayo sa Davao. Tigato project is kapit alas 12, mga kamugil, umalis tayo doon, no. So, ngayon, papaalis na naman ako dito, papunta na naman akong Tagum, no. O, makabalik na naman ako sa Davao, gabi na. Okay, update tayo, mga kamugil, dito sa Katalunan Grande bago tayo umalis dito. So, yan, nakikita nyo. Ang una namin trabaho dito, mga kamugil, paggagawa ng forma. So, ang ginagawa namin forma dito, kapag ganito may mga layout, mga kamugil, lagi kong ino-order itong tubular, tsaka pinulik board, no? Kasi itong bakal, mga kamugil, magagamit pa natin ito sa taas o kung saan natin siya pwedeng gamitin. Maliban kasi sa kahoy, mga kamugil, madalas kasi nakasanayan natin kahoy, yung ang pupurma natin nung mga nakaraan o nakasanayan, no? So, ngayon, mga kamugil, may alternative na sa kahoy na pwede natin gamitin. Ang kagandahan na kasi dito, mga kamugil, is magagamit pa natin siya, di kagaya sa kahoy na o kukulamber. Pagkatapos nating magamit sa panlayout, wala na siyang gamit, no? Itatapon na lang. So, sayang. So, ito, walang matatapon dito kasi ito, magagamit pa natin to. Kung saan natin pwedeng gamitin, no? Pwedeng pan-design. O, magagamit natin itong tubular. At gagandahan na makukuha natin dito, mga kamugil, napakatuwid ng ating forma. No, matuwid yung ating forma, matibay. Yung resulta naman ng ating poste, matuwid, malinis yung pagkagawa ng ating poste. Pwede hindi na tayo magpalitada, mga kamukil, kapag ito yung gagamitin yung pagporma. Skim coat na lang tayo diretso. O, kasi walang pa kurba-kurba o tiko-tiko yung ating poste. Kasi yung ating ginagamit na forma, matuwid, hindi pangatlo, magagamit natin siya. Itong tubular, tanggalin lang natin itong mga pinulik board. O, pwede naman natin siyang gamitin kung saan natin siya pwedeng gamitin. And then, dito sa kabilang pati, parilya, no? Yung ating ginagawa dito, may nagbibend ng stirrup o lateral. Tapos sila Master Boni. So, Master Boni yung ating lead foreman dito sa Katalunan Grande. And then sa Tigato, eh, Master Boyet yung ating lead doon, no? And then sa mga pintors, yung kapatid ko naman yung lead foreman sa mga pintors, no? Kaya yung nagdadala. O, si Jimmy yung ating taga-bend. Laging isipin, o, huwag kaligtaan lagi kapag nagbibenta ng stirrups, kailangan makikita natin to, meron to. O, napaka-importante nito. O, maliit lang naman yung ating gagawin, o kailangan, no, o gastusin sa bakal sa kanyang naka-lock na bakal, no, doon sa ating parilya. O, napakalaking tulong nito kapag ganito. So, yung bend nito, mga kamukil, 20 by 20 kwadrado to. Kasi, nasa 25 cm yung finish na ating poste. Kasi ito, ground floor lang to, mga kamukil. Pero, yung fundasyon natin dito is may kalakihan. Tapos, yung gamit natin bakal dito, mga kamukil, 10 mm at saka 12 mm. Itong 12 mm, para to sa ating papasukan dito sa ating lateral. Gumamit na itang 10 at 12 mm na bakal. Ito na yung forma niya. So, yung spacing natin, ayan ha. Ito yung 12 mm natin. So, yung fabricate nila, Master Boni dito. Ito na. Kagawa na sila ng tatlo. O, pang-apat yan. Madadagdagan pa siguro, makalima sila ngayong araw na to. O, bukas, bawat butas, mga kamukil, tanim ka agad. Tanim ka agad nito. Tapos, buhos. No? O, may maghuhukay bukas ng sukal, o. O, bawat hukay ng butas, tataniman ka agad nitong parilya. Tapos, buhusan. O, yung schedule ko sa pagtrabaho dito, mga kamukil, flooringan muna. Tapos pagka-flooring, patay tayo ng poste. At bubong ka agad tayo, mga kamukil, no? Para yung trabaho namin sa baba, malinong, no? Hindi tayo mabibilad sa araw. At pangalawa, kapag umuulan, makapagtrabaho pa rin tayo kasi nauna natin yung bubong. So, yung schedule ng roofing dito, mauuna ko tong isang side, no? Hindi ko muna ito sisirain hanggat hindi ko ma-flooringan dito na part. Itatay ko kagad yung mga poste. Tapos, installa ka agad tayo ng trusses para ready to roofing na. So, mauuna yung roofing sa pagporma talaga dito, mga kamugil. Bago yung mga partition, bago yung mga pagpa-file ng CHB, mauuna siya. Kasi, ayun, details namin dito, flooring muna lahat. Flooring lahat. And bago mag-file ng CHB. O, pag naka-flooring na siya, susunod naming target, yung poste. Pagbubuhos ng mga poste. Pagkatapos mabuhusan yung mga poste, matik tayong mag-trusses, tapos roofing,
O pagka na-roofing ano siya. O while tinatayo namin yung mga poste, kinabukasan, tatanggalin, may magsusunod sa pag-file. Si it's billing kaagad, no? Ang kasunod niyan. O lipat na naman yung ibang porma sa isang ibang poste na ipapatayo. O kinabukasan, tanggal. O si it's billing na naman yung kasunod. Hanggang mabuo yung poste na pwede na tayong mag-install ng trusses. O ito sila, Master Lando, yung nakatuka dito sa paggagawa ng porma. O bali, nakagawa na sila ng dalawang pares ng porma, mga kamukil, no? Bali yung ating porma dito, kasi 25 cm yung ating finish ng ating poste, meron tayong inner na 25 cm and then yung ating outer is 35 cm kasi meron pang tag 5 cm na lalapatan ng ating outer, kaya kailangan nasa 35 siya kasi 5 cm sa kabila, 5 cm din sa kabila. So kukonsume siya ng 10 cm and then 25 cm yung ating finish, yung ating inner. So 25 plus 10 nagiging 35 cm siya. O, yun po yung schedule natin dito. So habol namin, mga kamugil, na makatatlong pare sana ng poste, lipat-lipat na lang, no? Para nang sa ganun hindi rin masyadong malakihan yung may-ari, although yung banat namin dito, mga kamugil, o conditionist namin dito, porsintuhan kami dito, no? Para sa kalaman ng iba, no? Lingig po sa kalaman ng iba, porsintuhan lahat ng mga ano ko, lahat ng mga trabaho. So kahit na porsintuhan tayo, so kapag porsintuhan, madalas na ginagawa kung ilang poste yung itatayo, dapat yun sana yung gagawin porma, no? O kung halimbawa gagawa ng 10 poste, may 10 poste sa isang bahay, so ilang piraso ng pinulik board yung kailangan natin bilhin, ilang piraso ng kahoy yung kailangan natin bilhin, marami. Kung tutusin natin, kung gusto ko lang talaga ng maging champion yung kita ko, o maging panalo yung income namin dito, no? Pero hindi naman tayo ganun kasama o katindi, no? Kung lagi kong sinasabi, meron din tayong malasakit. Meron din tayong malasakit sa ating kliyente. Yun yung pinaka-importante. Total, yung kliyente natin, pag maayos ka lang magtrabaho, magaling, maano ka lang magtrabaho, masipag ka, tsaka magaling kang humanap ng paraan na hindi sila masyadong matatamaan, o nasa sa kanila na yan, no? Minsan pagkatapos ng project, nagbibigay sila ng parang pabuya, no? Parang ganun, dahil na gugustuhan yung trabaho. O yun lang, hindi, mga pangyayari na hindi natin inaasahan, no? Na mangyayari pagkatapos ng project. O basta kami, mga kamukil, kung ano lang yung abot sa aming makakaya na matulungan din namin aming kliyente na kahit papano makalis sa gastusin, o ginagawa namin, mga kamugil, no? Basta importante lang, sabi ko sa kanila, nasa quality yung gawa natin, matibay talaga. O ito, habol namin tatlong piraso ng poste sana yung aming mabubuo, tatlong pair o pares ng poste. So kulang siya ng ilan yung kulang, Master Lando? Unom ka tubular. Unom ka... Dosi. Bali, dosi siya. Ay, dili. Na naman yung duha. So, ayan, oh. Need namin ang tatlong pares ng poste. O, box na yan. Para sa... ilipat-lipat na lang natin kahit mga 10 poste yung magagawa. Box na yan, tatlong. No? O, dapat sana meron tayong 5 pirasong poste para dalawang araw lang natin maano. Dalawang araw lang natin matapos yung pagbubuhos ng poste. Dalawang araw, tapos na siya. O, ito, tatlo lang yung kailangan natin. O, kukonsume siya tayo dito ng mga 3 disc para sa poste lang. Ang pagbubuhos ng poste. Pero, di bali. Kasi yung iba ding mga mason is pagbaklas ng poste, kinabukasan, pagbaklas ng poste, matik silang magli-layout para sa CH billing. O, pag mabuo natin yung poste, na pwede na tayong gumawa ng trusses, o trusses tayo kaagad para sa roofing installation while nagpa-pile o nagsi-CH billing sa baba, no? O ano pa mga dapat gawin sa baba. Kaya yan ang pagtatambak. Alright, while dito sa loob, mga kamukil, ayan, may sobra pa tayong pinulik. So ito yung gagawin naming forma sa puting tie beam, no? Maglalagay kami ng puting tie beam dito bago
magtambak para yun yung hahawak talaga sa tambak, hindi sisipa, upapalo yung ating CHB. Ayan na, ito yung gagamitin natin. So yung diskarte ko dito mga kamukil, abangan nyo na lang. Ito lang pinulik board yung gagamitin namin, at bubukusan namin to. Wala nang ibang ilalagay dito na kahoy o tuba ito. Okay, let's go mga kamukil, balik na tayo sa punta na tayo ng Tagum. Alright.